Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, ipapaliwanag natin sa inyo ang tungkol sa ating produkto at mga presyo nito. Pagkatapos niyong marinig ang mga lecture at sa tingin niyo ay hindi niyo makakayang kumita ng pera sa paggawa ng negosyo gamit ang mga produktong ito, ay ibig sabihin hindi niyo kailangang sumali dito. Ang mga taong kailangang gumawa ng negosyong ito ay mga taong nag-iisip katulad ng mga sumusunod. Kahit walang negosyo, ang produktong ito ay napakaganda at makikinabang ako. Sa paggamit lamang ng mga produkto ng Atomy, kung ganito kayo mag-isip, dapat gawin niyo ang negosyong ito. Kung ganito ka, hindi ka kailanman makakasakit ng iba. Kailangan mong panghawakan ang pamantayang ito kahit walang negosyo. Gagamit lamang ako ng produktong Atomy ay malaki ang pakinabang ko. Kung nagawa ng negosyo makapag-isip ka ng ganito, ibig sabihin maganda ang kumpanya. Isang kumpanyang may magandang kinabukasan. Halimbawa, ibinenta ng Atomy ang mga sipilyong ito. Binibenta ito sa mga discount wholesales ang sipilyo sa $2.2. Kung ginawa nila ang 2 plus 1 na promotion, mabibenta ito sa $1.6. Ngunit ibinibenta natin ito sa mas mababa pa sa $1. Mura ba ito o mahal? At kung ito ay epektibong sipilyo na may gintong ions na lumalaban sa bakterya, ito ay kadalasang pinipresyohan ng $3 sa mga butika. Ngunit sa Atomy, binibenta natin ito sa mas mababa pa sa $1. Magandang alok ito, hindi ba? Nagbibenta rin ang Atomy ng mga produktong pampaganda na nakikita nyo dito sa presyong abot-kaya. Sigurado akong alam nyo na sa mga produktong pampaganda, kasali sa presyo ang bayad sa pampapa-anunsyo, modelo at iba pa. Kasali ang lahat ng ito sa presyo ng mga produktong cosmetics. Kung nagbibigay ang kumpanya ng libreng sample, sa katunayan na hindi sila libre, kasali ito sa mga produkto. Alam nyo ba ito? Pinabayaran ng mga taong bumibili ng produkto ang mga sample. Kung kaya sa Atomy, hindi tayo gumagawa ng mga sample dahil ayaw nating maging dipatas ang ating mamimili. Sa halip, sa Atomy, maaari mong bilhin ang produkto bilang tester. At kung di mo nagustuhan ito, ibabalik ng buo ang binayad mo. Karamihan sa mga cosmetics ay bumabalik sa taas na 2-3%. Dahil iba-iba ang epekto ng mga produkto sa bawat balat ng tao, kahit sa mga likas na mga produkto, maaaring magkaroon ng ibang epekto sa mga mamimili. Halimbawa, may mga tao may allergy sa peaches, hindi ba? Ang mga ito ay posibleng scenario para sa mga produktong cosmetics. Kung kaya, may 2-3% na taas ang pagbalik. Ngunit sa produktong Atomy, meron lang tayong antas na isa sa 20 kumpara sa iba na 0.10.0. Sa katunayan ito ay isang milagro. Pinapayagan ng Atomy ang mga mamimili na kunin ang binayad kahit nagamit na nila ang produkto. Gayunpaman, may mga mamimili na kontento na sa mga ito. Ang punto ko ay, nagbibenta tayo ng magandang produkto sa abot-kayang presyo. Habang ginagawa natin ang mga produktong ito, inaalam natin kung anong mga sangkap ang mga nasa mga produktong ito. Eksperto na tayo sa larangang ito. Kung kaya may kumpiyansa tayong sabihin na ang produktong cosmetics ng Atomy ay may kukumpara sa ibang mga tatak na nagkakahalaga ng $300-$400. Ito ay sa perspektibo ng kalidad at perspektibo ng R&D. Hindi rin tayo nahuhuli sa dami ng mga aktibong sangkap. Ngunit ang makikitang malaki ang kaibahan sa presyo ng Atomy. Sa bawat ganap na produkto, hindi ito magkakalaga ng mahigit sa $20. Nagbibenta ang Atomy ng mataas ang kalidad ng mga produktong cosmetics sa abot-kayang presyo. Maaari kayo na mismo ang sumubok sa kalidad sa pamamagitan ng paggamit nito. At alam niyong lahat na abot-kaya ang presyo. Dahil lahat kayo ay pumunta dito, kailangan niyo munang pagpasyahan kung bibili kayo ng produkto ng Atomy o hindi. Kung ang produktong Atomy ay maganda sa inyo, maaari niyong maging mamimili lamang. At kung di magtagal ay mararamdaman niyo kailangan niyong ibahagi ang produktong ito sa ibang tao, maaari niyong ipakilala ito sa inyong mga kaibigan. Maaari iba-iba ang level ng katapatan ng mga tao sa negosyo. Maaring ang iba ay gagawin itong full-time. Kung wala kang ibang trabaho, maaring ito na ang iyong trabaho.
Ngunit sabihin nating may iba kang trabaho at wala kang nakikitang kinabukasan sa trabahong ito, maaari kang lumipat sa negosyong Atomy. Sa kasong ito, maaari mong gawing part-time ang negosyong ito. Maaari kang sumali sa negosyo ayon sa iyong pangangailangan o sitwasyon. Sinusunod ng Atomy ang absolute quality at absolute price na polisiya. Kapag sinasabing absolute quality, ibig sabihin na sa teknolohiya natin ngayon, imposibleng gumawa ng produkto na mas maganda ang kalidad dito. Ito ay isang deklarasyon para sa ating lahat. Ang pangalawang hakbang ay tinakda ang presyo para sa produkto upang imposibleng tapatan ito ng ating mga katunggali. Ito ang absolute point. Upang matawag ang isang bagay na absolute, kailangan walang ibang nakakagawa nito. Ito man ay mga produktong Atomy na cosmetics o ibang produkto. Gusto nating siguraduhin na walang ibang kumpetensyang produkto. Ano mang klase ng produkto, gusto nating gawing pinakamaganda. At sa produktong ito, nagtatakda ang Atomy ng absolute price upang walang makakatapat sa atin. Ang kailangan nyo lang gawin ay ipagbigay alam sa ibang tao ang katotohanan ito. Sa mga pilosopiya ng Atomy, may tinatawag tayong baby philosophy. Inilalarawan ng pilosopiyang ito na hindi natin iniisip ang ating mga mamimili bilang paraan upang kumita. Naangkop din ito sa inyong lahat. Dapat huwag niyong ituring ang inyong mga partner o mga nasa ibaba niyo bilang paraan upang kumita ng pera. Ang dahilan kung bakit inaalagaan ng magsasaka ang isang baka ay dahil gusto niyang makakuha ng gatas mula dito. Hindi mabait ang magsasaka sa baka dahil baka ito. May layunin kung bakit inalagaan ang baka. May nakita na ba kayong magsasaka na nag-aalaga ng baka na pakainin ito kahit na hindi ito makapagbigay ng gatas? Wala pa akong nakikitang magsasakang ganyan. Paano naman ang isang ina na nag-aalaga sa kanyang sanggol? Inaalagaan ba ng isang ina ang kanyang sanggol upang may makuha siya dito? Hindi, mahal ng ina ang kanyang sanggol. At pinapangarap nito ang pinakamaganda para dito. Kung kaya tinatawag natin ang mga ito bilang cow philosophy at baby philosophy. Sa Atomy, nagtatraba tayo gamit ang baby philosophy. Kung kaya sa Atomy, hindi natin iniisip ng ating mga mamimili ay paraan upang kumita ng kumpanya. Inilalagay ng Atomy ang layunin nito sa mga miyembro. Pinapangarap ng kumpanya ang pinakamaganda para sa inyo. Hindi dapat kailanman maging paraan ang mga tao para kumita. Kailangan ang mga tao ang mismong resulta. Ang unang linya sa motto ng ating kumpanya ay Cherish the Spirit. Tao lamang ang may espiritu. Meron tayong espiritu galing sa Diyos. Kailangan niyong alalahanin na ikaw ay mahalagang nilalang. Hindi dapat kailanman gamitin ang taong paraan para makuha ang resulta. Yan din ang dahilan kung bakit ang unang layunin ng ating kumpanya ay member success. Karamihan sa mga kumpanya ay ginagamit ang mga mamimili upang makamit ang tagumpay. Ngunit sa Atomy, ang tagumpay ng mga miyembro ang pinakalayunin ng kumpanya. Ano sa tingin niyo ang mangyayari sa ganyang klase ng kumpanya? Mas lumalago pa ang mga ito. Ang mga kumpanyang tapat ang hangad na magtagumpay ang mga mamimili na gustong makapagbigay ng produkto na abot kaya ang presyo, na gustong makapagsilbi sa mga mamimili, na gustong masiyahan ang mga mamimili sa mga produkto at ipakilala ang produkto sa kanyang mga kapitbahay. Ang mga kumpanyang tapat sa kanilang magandang hangarin para sa kanilang mga mamimili at dalhin sila sa tagumpay, ang mga kumpanyang may ganitong pilosopiya ng pamamahala ay nagpapakitang mas lumalago pa sila. Noong nagsisimula pa ang ating kumpanya, maliit pa tayong kumpanya noon. Ngayon, nalampasan na natin ang $1 bilyong na marka. Kasama ang ibang pamilya, narating natin ang $1 at $200 bilyong na benta. Ngayong taon, inaasahan natin maabot ang $1.5 bilyong na benta. Ang ating pamilihan sa ibayong dagat ay pambihira ang laki. At ang ating domestic na pamilihan sa Korea patuloy na lumalago. Parehong ang ating pamilihan sa domestic at ibayong dagat na pamilihan ay nakakuha ng lakas upang patuloy na lumago. Ito ay resulta ng pilosopiya ng pamamahala ng ating kumpanya na hangarin ang pinakamaganda para sa mga mamimili at hangad ang tagumpay para sa kanila. Ang pilosopiyang ito ay hindi lang gumagana sa Korea, kundi pati sa buong mundo. Nakikita na ang bunga sa buong mundo.
Kung titingnan niyo ang kalakaran noong naglunsad tayo sa ibang bansa, kadalasang ang ating mga produkto ay nasa mga bansang ito na bago pa inilunsad ang ating mga sangay sa ibang bansa, pati sa Russia, kahit na nakakabenta na tayo, hindi pa inilunsad ng Atomy ang opisyal na seremonya noon. Inilunsad natin ang pambungad na seremonya sa Mayo. Halos 300,000 dolyar na halaga ng produkto ang umikot sa Russia. Dahil alam natin kung gaano kahirap sa mga miyembro sa Russia, pumunta ang headquarters upang i-install ang IT system. Gumawa din tayo ng sistema ng pampapadala para sa kanila. Ito ay isang halimbawa lamang kung paano unang pumasok ang produkto. Ito ay dahil sa nagbibenta tayo ng maganda at abot-kayang presyo ng mga produkto. Ang ating negosyo ay umaasa sa ating marketing plan. Ang ating estratehiya ay maging magaling gamit ang ating mga produkto upang tayo ay maging magaling bilang totoong distribution company. Isa pang lamang natin ay meron tayong isang pandaigdigang server. Ibig sabihin nito ay kahit na mag-membro ka sa isang sangay sa Korea, kahit hindi ka magrehistro sa ibang bansa, ang iyong mga partner at miyembro na nasa inyong linya ay maaaring magpalawak sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang kahanga-hangang katangian. May mga kumpanyang nakabase sa Amerika ang nagsasabing meron silang pandaigdigan server, ngunit sa katotohanan, ang kanilang mga kontraktor ay kailangan magrehistro doon at kailangan silang beripikahin sa kumpanya. Iba sa Atomy. Halimbawa, sabihin natin ikaw ay kontraktor sa isang sangay sa Korea. Ngunit isa sa iyong mga partner ay maaaring isang Amerikano. Kaya irerehistro mo ito sa sangay sa Amerika at sa ilalim ng Amerikanong partner na iyon, maaaring may Mexicanong partner. At sa ilalim ng Mexicanong partner, maaaring may isang Indonesian o Singaporean na partner. At maaaring lahat ng mga taong ito ay nasa ibaba mo. At pagkatapos may mga Chino sa ibabang linya, ang iyong linya ay maaaring lumawak sa China. Kahit na wala kang alam na kahit isang salita sa banyagang pananalita, walang problema. Maaari kang makaupo dito sa Korea gamit ang iyong code at maaari kang makasama sa global na negosyo. Ang linya ng Atomy ay kumakalat sa buong mundo habang tayo ay nag-uusap. Naghahanda ang Atomy na ilunsad ang ating online shopping mall na nagbibenta ng iba't ibang mga produkto. Alam niyo ang mga produktong ibinibenta sa mga internet platform. Ibinibenta natin ang mga produktong iyon. Halimbawa, alam niyo ang kilalang chips na gawa sa Hipon, hindi ba? Hindi natin kailangan gumawa ng sarili nating Atomy chips na gawa sa Hipon. Hindi natin pwedeng ibenta ang mga chips na nandiyan na. Sa tingin niyo ba ay mas maganda para sa Atomy na magbenta ng Samsung Ref at TV? O sa tingin niyo ba ay mas maigi kung gumawa tayo ng sarili nating TV? Mas magandang magbenta ng Samsung TV. Sa lalong madaling panahon ay ilulunsad natin ang online shopping mall na nagbibenta rin ng ibang tatak. Hindi mo na kailangan maghanap ng ibang online shopping mall. Kung kaya't naghahanda ang Atomy sa paglunsad ng online shopping mall. Sa katunayan, nagtrabaho ako bilang empleyado ng 17 taon. At pagkatapos tumigil, halos 19 taon na ang nakalipas, inilunsad ko ang online shopping mall na tinawag kong I Am Korea. Ngunit nalugi ang kumpanya sa loob ng 3 taon. Ang dahilan ng pagbagsak ay maling timing. Pinangunahan ko ang aking panahon na hindi makahabol ang ibang tao. Hindi alam ng mga mamimili kung ano ang shopping cart. Maraming taong nagtatanong sa akin, ito ba isang plastic cart? Ito ba ay papel na cart? Ano ba ito? Ito'y noong nakaraan lamang. Noong inilunsad ko ang internet shopping mall, ang mga network na kumpanya ay nag-i-install pa lang ng kanilang LAN cables. Masyado kong pinangunahan ang aking panahon. Hindi ko natis ang presyon at bumagsak sa loob ng 3 taon. Kaya napunta ako sa lumang paupahan. Dapat bang sumuko ako ngayon o subukan muli? Dapat subukan ko muli at ngayon sa tamang paraan. Ang negosyong distribution ay konektado sa pag-unlad ng transportasyon. Kung kaya naabo ang maraming tradisyonal na pamilihan sa mga lugar na dinadaanan ng mga sasakyan. Ngayon, maraming tao sa Korea ang naglalakbay gamit ang subway, hindi ba? Dumating ito pagkatapos ng mga bus. Kung kaya maraming mga malls ang pinatayo sa taas ng mga istasyon ng tren. Pinapakita nito na ang distribution at transportasyon ay sadyang konektado. Pagkatapos niyan, maraming mga tao na ngayon ang may
sariling sasakyan, bawat isa ay gustong mag-shopping gamit ang kanilang mga sasakyan, kaya maraming mga shopping mall ang pinatayo sa palibot ng syudad. Maraming mga discount shopping mall sa mga outlet ang pinatayo dito. Ito ay dahil sa pag-unlad ng transportasyon. Paano naman ang ating panahon? Masaya ba kayo na mag-shopping gamit ang iyong sasakyan? Nai-stress ka, di ba? Parami nang parami ang mga taong ay lumabas sa kanilang bahay. Kung ganun, ano ang ginagawa nila? Namimili sila mula sa kanilang bahay. Upang makapamili ka kahit nasa bahay ka, may tatlo kang pagpipilian. Una, pwede mong gamitin ang internet shopping mall. Pangalawa, home shopping. Pangatlo ay membership sales. Sinubukan kong maglunsad ng internet shopping mall at hindi ito lumago. Ngunit ngayon may plano akong simulan ito gamit ang membership sales. Sa katunayan, sa internet shopping mall, naaakit ang negosyo ng mga mamimili sa iba't ibang paraan. Ipagpapalagay natin ito ay isang online shopping mall na portal. Magkakaroon ng maraming customer na maglalagin parang mga butil ng buhangin dito. Maaring ang iba sa kanila ay bibili ng produkto sa ibang lugar. Walang pakiramdam ng pagiging kabahagi sa internet shopping mall. Lumulutang lamang ang mga mamimili. Ngunit ang aking plano ay bumuo ng pangkat ng mga opisyal gamit ang membership sales na estratehiya. Alam kong ang iba sa inyo ay napag-isip-isip na ngayon na ang sistema ng rangko sa Atomy ay katulad ng sa Army. Ang Auto Sales Master sa Atomy ay katulad ng Non-Commissioned Officer. At sa taas nito ay ang Second Lieutenant, First Lieutenant at Kapitan. At sa taas nito ay mga Major Lieutenant, Colonel at Colonel. Yan ang Sharon Rose Master sa rangko ng Atomy. At sa taas nito ang mga Star Masters, mga General. Sa taas ng mga Royal Masters, sa taas ng mga Crown Master at Imperial Master. Ang sistema ng rangko sa Atomy ay sumusunod sa Army. May dahilan kung bakit ang struktura ng ating mga rangko ay katulad ng sa Army. At kung kayo ay maging opisyal sa Atomy, magagawa mong bumuo ng organisasyon kung saan ang mga mamimili ay nasa ilalim mo. Maiiwasan nito ang paglutang ng mga mamimili sa ibang mga tatak. Bakit? Dahil ang mga kita ng mga mamimili ay magiging konektado sa Atomy. Kung bibili ka sa isang typical na internet shopping mall, hindi ka yayaman kahit na may maganda kang areglo. Ngunit sa Atomy, ibinabalik natin ang 35% komisyon sa benta. Kaya ang mga kontraktor sa Atomy ay nasa loob ng sistema na magdadala sa kanila ng tagumpay. Yan ang dahilan kung bakit sinimulan ko muna ang estratehiya ng membership sales. Sa estratehiyong ito, sa tingin nyo ba ay lilipat ang mga mamimili sa ibang tatak? Hinding-hindi. Yan ang aking naisip na kailangan kong gumawa ng plano ng negosyo na mananalo sa ganyang klase ng internet shopping na portal. Kaya kampante akong sabihin ng Atomy ay ang susunod na henerasyon ng internet shopping na platform. At lahat kayo ay nakaupo dito ngayon na may oportunidad na makibahagi dito. Sa bawat panahon, may kalakaran. Kailangan yung laging mauna sa kalakaran. Habang kayo ay nakaupo dito, lumikha ang Atomy ng isang pandaigdigang negosyo na patuloy na lumalawak ngayon sa buong mundo. May narinig akong mga tao kanina na nagsasabing 8 taon na o 9 taon na ang nakaraan. Marahil inaakala nyo na huli na kayo, ngunit huwag kayong mag-alala. Ginawa ng Atomy ang struktura ng kumpanya upang hindi na mahalaga kung ikaw ay nagsimula sa negosyo ng maaga o hindi. Makakamit ninyo ang parehong resulta. Kayaan nyong ipaliwanag ko. Sa Atomy, meron tayong ceiling na para sa bawat komisyon. Ibig sabihin, ang isang tao ay hindi maaaring kumita ng maraming pera na sila-sila lamang. Ibig sabihin nito na kahit nahuli ka nang nagsimula, magagawa mo pa rin kumita ng parehong halaga ng pera katulad ng mga nagsimula sa Atomy ng mas maaga. Ibig sabihin na ang isang tao na nagsimula 10 taon na ang nakaraan at ang taong nagsimula pa lang ngayon ay nasa parehong bangka. Ngunit isipin nyo ito ng ilang sandali. Sa tingin nyo ba ay mas madali na maging Imperial Master noong 10 taon na lumipas o mas madali ngayon? Mas madali ngayon! Kayo ay nasa mas mabuting sitwasyon kaysa noon. Bakit? Noon wala kaming maraming mga miyembro. Sa una naming seminar, may 17 miyembro lamang.
Lagi kong sinasabi sa 17 taong yun na ang Atome ay magiging isang global na kumpanya. Sinabi ko sa kanila, bibigyan ko sila ng isang Mercedes kapag sila ay naging isang Crown Master. Ngunit sa katotohanan ay 2,800 dolyar lamang ang halaga ng aking sasakyan noon. Kapag binabalikan ko ito, hindi lahat ng mga naroon ay nagtatagumpay. Ang iba ay umalis sa grupo. Dahil inisip nila na walang katuturan ang aking mga salita. Sana lahat kayong naririto ay maniwala sa aking mga salita. Nagbabago ang mundo, patuloy na nagbabago. Ibig sabihin, kailangan nyo ring patuloy na magbago. Kung sinusubukan yung kumita ng pera sa parehong paraan, noon bibigoyin nyo lamang ang inyong mga sarili. Bakit? Hindi ba kayo nagsusumikap? Siyempre, nagsumikap kayo ngunit hindi pa rin kayo nagtagumpay. Kailangan nyo ngayong subukan ang ibang paraan. Kung pinaghirapan nyo ang isang bagay 3-5 taon, ngunit wala pa rin resulta, kailangan nyo palitan ang mga paraan ng iyong paggawa ng mga bagay. Kailangan nyo hulaan kung anong klase ng mundo ang darating sa hinaharap. At sa inyong mga hula o prediksyon, kailangan nyong pangunahan ang panahon. Kailangan nyo munang magbago. Kailangan nunguna sa iba ang iyong isip. Hindi nyo lang basta kinukutya ang network marketing. Hindi ba't sinasabi ko sa inyo? Hindi lahat ng mga network marketing ay pare-pareho at dapat marunong kayong tumingin sa kaibahan ng mga kumpanyang ito kapag kayo ay nagbebenta ng mga produktong abot kaya, walang dahilan upang kayo ay malugi. Hindi kailangang magdamdam kapag ipinapakilala nyo ang mga produkto sa iba. Kailangang may kumpiyansa kayo sa sarili. Hindi basta't naiintindihan ng mga tao ang Atome. Ngunit kung may kumpiyansa ka sa sarili, hindi mo iisipang nagkakasala ka. Ito ang lamang mo sa ibang tao. Sana lahat kayo ay magawang kilalaning maigi ang Atome. Tayo ay nabubuhay sa madilim na panahon. Wala nang trabaho ang ating mga anak. Noong panahon natin, kung nakatapos ng kuleyo, may trabaho ang naghihintay sa inyo. Ngunit ngayon, pati ang mga mag-aaral na matalino at masikap mag-aral ay di nakakahanap ng trabaho. Hinahamon ko kayong solusyonan ang krisis sa trabaho na hinaharap ng inyong mga anak. Anak, huwag ka nang mag-alala sa iyong kinabukasan. Ako at ang iyong ama ang bahala sa iyong kinabukasan. Pati ang kinabukasan ng iyong mga anak. Nalalaman ko ang isang negosyo na tinatawag na Atome. Sumali ako sa Atome upang hindi ka na kailangan mag-alala. Tiningnan ko ang kumpanya at nalaman kong nagbibenta sila ng mga produkto na maganda ang kalidad at abot kaya. Sumali na ako sa negosyo. Ngunit tila maraming mga tao sa paligid ko na kailangang sumali sa negosyong ito. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakilala ang produkto ng Atome sa iba at isa sa mga taong yun ay sasali sa iyo. Ang iba ay maaaring mas magaling sa inyo kaya huwag kayong mag-alala. Maaaring kalahati lang ng kinagaling mo o hindi ganun kagaling. Kailangan niyong magkaroon ng bagong pag-asa. Magkaroon ng pag-asa. Nagbabago ang mundo. Nabubuhay tayo sa panahon ng impormasyon. Lahat kayo ay may smartphone, hindi ba? Saan ngayon ang inyong mga importanteng kaalaman? Nasa loob ng inyong mga smartphones. Ang lahat ng mga impormasyon ay nasa inyong mga smartphone. Ang katotohanan ng bawat isa ay may access sa lahat ng mga impormasyon. Ay nangangahulugan na tayo nasa pagkahinog ng panahon ng impormasyon. Hindi ka nakikita ng pera gamit ang impormasyon. Ano ang pangalawang yugto? Kikita ka ba ng pera sa mga impormasyon ngayong panahon? Hindi! Pati ang mga nakatapos ng mga matataas na universidad ay walang pupunta ng trabaho dahil tapos na ang panahon ng impormasyon. Anong klase ng lipunan ang susunod? Sinasabi ng mga scholar na ang lalabas ang pangarap na lipunan. Isang pangarap na lipunan, isang mundo kung saan ang mga nangangarap ay magtatagumpay. Bakit magtatagumpay ang mga nangangarap? Dahil magiging sobrang konektado na ang mga lipunan. Ang sobrang konektadong lipunan ay parating sa atin. Sa sobrang konektadong lipunan, hindi na mahalaga kung sino ang konektado sa inyo. Sa ginagawang trabaho ng mga taong nasa ilalim mo, kikita ka sa pamamagitan nila. Hindi na mahalaga kung gaano karami ang iyong alam. Hindi ito tungkol sa kung meron kang impormasyon o wala. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang kaalaman sa utak. Kung totoo ito, ang pinakamagaling na tao ay dapat may pinakamagandang trabaho, ngunit maliwanag na hindi ganyan ang kaso. Ang panahong iyan ay tapos na. Ano ang sinasabi kong susunod na lipunan? Ang pangarap na lipunan ay lumalabas.
ang dahilan kung bakit ang mga nangangarap ay magtatagumpay ay dahil ang mundo na ating ginagalawan ay magiging sobrang konektadong lipunan. Ang sobrang konektadong lipunan ay pinanganak na. Kailangan mong maging konektado sa maraming tao at ang iyong koneksyon ay lalawak sa buong mundo. Ang negosyong Atomy ay dinisenyo upang bawat isa na sasamantala sa sistemang ito ay maaaring maging matagumpay sa parating na panahon. Sana ay maisip niyo yan. Kung maisip niyo ito, kung meron kayong matang nakakakita, hindi na kayo mag-aalala sa inyong buhay kapag kayo ay retirado na. Ang inyong mga anak at ang kanilang mga anak hanggang sa tatlong susunod na henerasyon ay hindi na kailangang mag-aalala sa kanilang mga buhay. Mangyaring huwag kayong matulog ngayon at makinig kayong maigi. Ayaw nyo bang maging matagumpay? Ayaw nyo bang magkaroon ng buhay na may kumpiyansa kasama ang inyong mga mahal sa buhay? Ayaw nyo bang makatulong sa mga nasa paligid nyo? Kung may ganitong klase kayong puso, magiging porsigido kayo. Gugustuhin nyo ngayong maging matagumpay kahit na para sa inyong mga kapatid at mga kamag-anak na nasa mahirap na kalagayan. Sana gawin nyong lahat ang ganitong klase ng pangako ngayon. Dito nagtatapos ang ating lecture.